init na balita ngayon tanghali. Modern jeepneys, nagsimula na rin bumiyahe ngayong araw. Target operasyon ng modified bus stop sa kahabaan ng EDSA ngayong araw, naantala. Pilipinas inilagay sa kategoryang nangangailangan ng aksyon pagdating sa pagtugon sa COVID-19 cases. Chinese national arrestado sa raid ng NCRPO sa illegal Chinese pharmacy sa Parañaque City. Isinumpang reklamo hinggil ng aktres na si Sharon Cuneta laban sa nagbanta sa kanyang anak. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. At high-speed maglev vehicle, natapos na ang trial run sa China. Mga kasangbahay, narito po tayo ngayon sa EDSA, Quezon Avenue, sakay pa rin ng nag-iisang UNTV Radio Mobile Booth. Ito po ang ating kinalalagyan sa ngayon ay isa lang sa 25 designated modified bus stops ng MMDA. Ito na po ang magsisilbing mga bagong loading at unloading areas sa EDSA. Simula na rin po ngayon ng implementasyon ng second phase ng pagre-resume ng public transport sa ilalim ng General Community Quarantine sa Metro Manila. Bukod sa mga taxi, transport, network vehicle services, point-to-point buses, shuttle services at bisikleta, maaari na rin bumiyahe ang ilang public utility buses at modern jeepneys. 15 ruta ang binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa modern jeeps. Mayroon sa Quezon City, Taguig City, Manila, Mandaluyong at Alabang sa Muntinlupa. 11 pesos pa rin po ang minimum na pasahe sa modernong jeep at may dagdag na piso at 50 centimos kada kilometro kung non-aircon at piso at 80 per kilometer naman po kung air-conditioned. Muli namang magbubukas ang LTFRB ng mga panibagong ruta sa June 24 at June 26. Una sa ating mga balita. Hindi pa magagamit ngayong araw ang modified bus stop sa EDSA. Ayon sa transport sector, inaayos pa rin ang mga himpilan ng bus na plano sanang buksan kasabay ng phase 2 ng public transportation resumption. Narito ang report ni Ash Kadapan Jr. Patuloy pa rin tinatapos ang pagpapatayo ng mga modified bus stop sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, inaayos pa ang ilan sa mahalagang bahagi ng mga bus stop. Noong mga bus stops, it is usable in some degree pero hindi pa ito yung pinaka-kompleto, no? We're still waiting for the waiting shed, yung mga shade ng ng mga bus stops ito for the commuters. Alam naman natin yan, tag-ulan. Plano ng transport sector na unang buksan ng 7 sa 25 bagong himpilan ng bus sa phase 2 o ikalawang bahagi ng pagbabalik operasyon ng mga pampublikong sasakyan ngayong araw. Ngunit naantala ito bunsod na rin sa mga ipinatutupad na quarantine protocols sa Metro Manila. That was the plan. Pero hindi tayo nag-MGCQ, nag-GCQ pa rin tayo eh. Apo. So, yung quarantine status natin ngayon, it has to do with the decision to push through or not. Wala pang abiso ang Department of Transportation kung kailan bubuksan ang modified EDSA bus stops. Nakahanda naman ang mga tauhan ng MMDA kung tuluyan ang simula ng operasyon nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimula na rin bumiyahe ang mga modern jeep ngayong araw. Kamustahin natin ang kanilang unang araw sa report ni Dante Mento live. Dante, naipatutupad ba ang minimum health standard at ang physical distancing ng mga bumabiyahe ngayon na modernong jeepney? Magandang tanghali, Bernard, at gayon din sa ating mga kasangbahay.
Bernard, nandito nga kami ngayon sa Malabon Jeepney Transport Service Cooperative kung saan makikita po niyo sa aking likuran itong isang unit ng kanilang modernong jeep. At may papakita lang natin, no, Bernard, bago tayo papasok, ang una nating makikita ay itong no face mask, no entry. At pagka mayroon na mga pasahero, Bernard, na papasok, ay ito yung kanilang gagawin. Bago sila papasok, ay kukunan muna siya ng body temperature sa pamamagitan ng thermal scanner. At papasok tayo na, Bernard. Pagdating dito sa loob, papaupuoy na siya ngayon itong pasahero, nasa tabi na. Kung makikita ninyo, pinapaupo siya ng officer. Ang ginagawa sa kanya ay bibigyan siya ng nitong papel para magsulat ng kanyang pangalan, contact number at address para yan, Bernard, sa contact tracing. At mayroon ding hawak itong PAO. Papakita natin yung hawak niya. Papakita natin, ma'am. Excuse me po. Yan. Yan. May hawak siya yung tinatawag nating PAO, Bernard. May hawak siyang alcohol at gayon din ng thermal scanner. At gayon din ng thermal scanner kasi maya't maya ay nag-alcohol siya at maging yung mga pasahero. At papakita rin natin ni Bernard para masiguro yung physical distancing. May nakalagay dito na bawal upuan, keep safe. At ibig sabihin, Bernard, dito lang pwedeng umupo. Dapat nasa 1 meter yung distansya ng dalawang pasahero. At ito, dati Bernard ay may pwedeng tumayo. Sa ngayon, bawal ang nakatayo. At dati itong modernong jeep na ito, ganitong unit, Bernard, ay nasa 26 yung kanilang capacity. Pero sa ngayon, dahil nga mayroon tayong kaso ng COVID, ay 50% na lamang. At mapapakita din natin, Bernard, ito mayroon silang beep card machine. Pero sa ngayon, ay hindi pa po yan gumagana. Inaasahan in the few weeks coming ay gagana na yan para doon sa cashless basis. Ibig sabihin, Bernard, sa ngayon hindi pa po yan napapatupad. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay mano-mano. So dito na ang mangyayari, itong lalabas dyan yung resibo pagka nagbabayad ka ng manual. At papakita din natin, Bernard, yung kanilang driver. Harap ka, kuya. Yan, mayroon siyang face shield at naka-face mask. At isa lang din yung kanyang magiging katabi para talaga mamantini yung physical distancing. Kanina, Bernardo, sumabay tayo itong biyahe particular sa ruta ng mga modernong jeep dyan sa Gasak at Divisoria at maayos naman yung takbo ng biyahe. At sa katunayan, Bernard, gaya ng naobserbahan natin, itong mga modernong jeep, yung mga traditional kasi ay abot yung ulo mo dito sa ibig sabihin, ito maayos kang makapaglakad dito nang hindi ka nabubunggo yung ulo mo, maayos yung sa loob, Bernard, ng nitong modernong jeep. At sa ayon pa nga sa LTFRB, Bernard, ay hindi naman sa ngayon kasi ang kanilang minimum fare ay nasa 11 pesos pa rin per 4 hour, 4 kilometer. Ibig sabihin, 4 na kilometro, magbabayad ka ng 11 pesos. Pero sa succeeding na kilometer, ay magdadagdag ka ng 150 kung non-aircon. Pero ito, Bernard, lahat ng kanilang modernong jeep ito ay aircon. So ang babayaran mo ay 1 peso and 80 cents. So yan muna ang ating sitwasyon, no, sa pagtakbo ngayon ng mga modernong jeep dito sa Metro Manila para magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan kung ano yung kanilang dapat gagawin. Dapat bago sila sumakay dito ay magsuot muna sila ng face mask dahil hindi po sila papayagan kung wala po silang protective equipment o yung face mask nga na suot-suot, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Malabon City. Posibleng dumoble pa ang nasa 8,000 na empleyado ng provincial bus companies na nawala ng trabaho sa nakalipas na 3 buwan ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Narito ang live report ni Asher Kadapan Jr. Asher, ano ang isa sa pinakadahilan na tinukoy ng naturang asosasyon kung bakit kailangang magbawas
ng empleyado ang mga provincial bus companies. Aga, bukod sa tigil operasyon, bunsod ng mga pagpapatupad ng mga community quarantine dulot ng pandemya, ay nangangamba ang ilan pang manggagawa na mawalan ng trabaho dahil nga yan sa pagpapatupad ng transport sector ng automatic fare collection system. Ayon kay Alex Yage, Pangulo ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines, mahigit kumulang 8,000 empleyado na ang nawalan ng trabaho sa nakalipas na 3 buwan. Aniya, bagaman pinapayagan na ang operasyon ng ilan sa ilang rehiyon, ngunit hindi pa rin pinapayagan ang mga bumabiyahing bus papasok ng Metro Manila. 8,000 provincial bus units aniya ang bumabiyahe sa Metro Manila at bunsod ng pagtigil sa biyahe ay nahinturi ng kita ng mga driver, konduktor at iba pang support personnel sa operasyon gaya ng inspector, ticketing personnel, office personnel at mekaniko. Bunsod nito, hindi bababa sa 8,000 pang mga empleyado ang maaring mawalan rin ng trabaho, lalo pa sa pagpapatupad ng automatic fare system. Paliwanag naman ng Department of Transportation ay makakatulong ang sistema na ito para sa operators na layong makaiwas din sa losses at lalo pang pagkalat ng COVID-19. Ngunit pakiusap ng asosasyon ng mga provincial buses ay huwag sana itong ipatupad kasabay ng kasalukuyang krisis dahil mawawalan nga ng trabaho ang mga hirap na nating mga manggagawa. Samantala, karagdagang mahigit kumulang 1,000 empleyado ng Victory Liner din ang maaaring mawalan pa ng trabaho sa mga susunod na buwan. Gaya ng ibang kumpanya na walang kinikita bunsod ng krisis dulot ng pandemya, mabigat ang epekto nito para sa naturang bus liner. Mahigit 400 probationary workers at old employees na ang naunang tinanggal at niretiro ng isa sa mga pangunahing bus liner sa bansa. Ayon sa Victory Liner, prioridad naman ang mga ito kapag mga ilangang muli ng mga trabahador ang provincial bus liner sa oras na payagan na ang regular na operasyon ng public transport. Bernard, umaasa naman ang mga naturang bus liners na matutulungan sila ng pamahalaan na makasulong at makabawi para dito sa mga malaking pagkalugi na kanilang naranasan sa kanilang operasyon. Aga? Maraming salamat, Asher Kanabang Jr. live mula sa Quezon City. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang inilagay sa kategoryang nangangailangan ng aksyon kaugnay sa pagtugon sa COVID-19 cases batay sa isang pag-aaral. At mula sa Quezon City, narito ang ulat ni Aiko Miguel live. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. At bakit tayo nailagay sa need action category at sino ba nagsabi nito? Yes, Ella, magandang tanghali at magandang tanghali rin sa ating ay naglabas ng pag-aaral ang New England Complex Systems Institute upang ipakita kung alin ang mga bansang nagtagumpay na, malapit ng magtagumpay at nangangailangan ng aksyon paugnay sa pagtugon ng COVID-19 sa bansa. Ella, batay sa pag-aaral nga na ito, kabilang ang Pilipinas sa need action level dahil sa patuloy na pagtaas pa rin ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa araw-araw. Ella, ang mga datos na ginamit ay mula sa Johns Hopkins University na petsa ay June 21, 2020. Kabilang sa mga bansa pa na gaya ng Pilipinas na nasa need action level ay ang Brazil, Canada at bansang Singapore sa Asia. Nakalagay din sa pag-aaral na para matagumpaya o mapagtagumpayan ng mga bansa ang COVID-19 pandemic ay kailangan ng mabilis na aksyon sa isolation, testing at paglalabas ng resulta ng mga sample ng mga suspected cases ng COVID-19. Samantala, Ella, 30,052 na ang kabuuang confirmed na COVID-19 cases sa Pilipinas batay sa ulat ng DOH kahapon. 415 dito ang fresh cases, 219 dito ang maitala sa National Capital Region, 89 sa Central Visayas at 107 naman sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 238 naman ang naitalang late cases, Ella. 177 ang naitala sa Central Visayas habang 32 lang sa National Capital Region. Umabot naman sa 7,893 ang nako-recover na sasakit kumpara sa 1,169 na naitalang nasawi.
E nasa patuloy na pagdami ng kaso araw-araw ay muli nagpapaalala ang Department of Health na mas maging responsable ang publiko lalo na sa pagsunod sa minimum health standards upang hindi na magkaroon ng hawaan pa sa COVID-19 lalo na ngayon na mas may mga pinayagan pang lumabas na mode of transportation sa National Capital Region. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Ako Miguel live mula sa Quezon City. Inaresto ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office ang isang Chinese national na sa isinagawang raid sa illegal Chinese pharmacy sa Parañaque City. Live report sa Lea Ilagan mula sa Camp Krame. Lea, ano ba ang nakita sa naturang pharmacy? Magandang tanghali sa iyo, Bernard. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General De Boldsinas, ay nakumpiska sa third floor ng Margana Building sa Moonwalk Parañaque, dyan sa Moonlight National Village, Moonwalk Parañaque. Itong mga Chinese medicines at iba pang Chinese supplies. Nahuli din ang suspect, Bernard, na nakilalang si Ko Yung Chu na nakatira sa Unit 114 ng nasabing gusali. Sinabi ni General Sinas na nakatanggap sila ng mga sumbong mula sa mga residente ng subdivision kaugnay ng pagbebenta ng mga gamot ng foreign national na walang kaukulang permit. Nasa kabuuan 64 boxes at 40 plastic bags ng Chinese medical supplies ang nakumpiska ng mga otoridad. Ang mga nakumpiskang gamot ay kasalukuyan ng nasa City Health officials bago naman ito i-turn over sa FDA. Habang sinampahan naman ang reklamo paglabag sa Republic Act 10918 o Philippine Pharmacy Act ang nahuling suspect. Bernard, patuloy naman ang panawagan ng Philippine National Police sa publiko na isumbong agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sakaling makakita ng mga illegal Chinese pharmacy at mga klinika sa kani-kanilang lugar. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Krame. Nasa halos 9 milyong individual na ang nagkaroon ng coronavirus disease sa buong mundo. Sa tala ng Johns Hopkins, ngayong araw, mayroon ng 8.9 million ang confirmed cases nito mula nang magsimula noong Disyembre. Nangunguna pa rin sa may pinakamataas na kaso ang Estados Unidos, Brazil, Russia, India at United Kingdom. Nasa 467,000 na rin ang global deaths habang may 4.4 million recoveries worldwide. Samantala sa Pilipinas naman, umabot na sa 30,000 mark ang mga nagkaroon ng COVID-19. Nasa 7,893 ang nakarecover, ngunit mayroon din namang 1,169 deaths. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang report ni Sharon Coneta hinggil sa natanggap na banta sa buhay ng kanyang anak. Nagbabala naman ang National Bureau of Investigation na huwag gawing biro ang pagbabanta sa social media dahil posibleng makasuhan ang gagawa nito. Mula sa NBI Manila, may report si Ray Pelayo live. Ray, ano na ang nakuhang impormasyon ng NBI hinggil sa umano'y nagbanta sa anak ni Sharon? Regards sa ngayon ay biniberipika ng National Bureau of Investigation itong pagkakakilanlan doon sa nagbanta nga sa anak ng aktres na si Sharon Coneta. Ayon kay Attorney Vic Lorenzo, ang chief ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation, dapat ay matuko yung lehitimong may-ari nitong social media account kung saan ipinost nga yung pagbabanta ng pangre-rape sa anak ni ng aktres at ito nga ay si Frankie Pangilinan. At ayon din sa NBI, dapat din na malaman kung ano yung edad nito para malaman kung ano ang isasampang kaso. Yung post kasi nakalagay kung 12 years old ako, gagasahin ko yung anak mo tapos hindi ako makukulong, ganun. So, didetermine natin later on kung ano ang edad nung actual na nag-post nung threatening messages na yon. Kapag ka kasi minor yan, may mga consideration tayo kasi meron tayong
Juvenile Justice and Welfare Act, di ba? Kukonsider yun. Ayon kay Attorney Lorenzo, kung ito ay hindi minor de edad, ay posibleng sampahan ng kaso sa ilalim ng cybercrime law. Babala ng NBI, huwag gawing biro ang pagpo-post ng mga banta sa kanino man dahil maharap ang mga ito sa kaso. May gulong ang light threat sa unjust fixation. Medyo mababa ang penalty niyan, imprisonment niyan. Pero pagka in relation to 10175, 1 to 3 higher yan. So 6 years, 1 to 12 years ang penalty. Base sa isang post ni Cuneta, tila nasa ibang bansa ang nag-post ng pagbabanta sa kanyang anak at tinutukoy na ang pinagtatrabahuhan nito. Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevara, kung nasa ibang bansa ang nagbanta, ay posibleng makipag-ugnayan ang hudikatura ng Pilipinas para magkaroon ng jurisdiction sa respondent. Bernard? Alright, maraming salamat. Ray Pelayo live mula sa NBI Maynila. Sa kabila ng malaking bilang ng mga manggagawang nawala ng kabuhayan, bunsod ng pandemya, libo-libo namang trabaho ang iniaalok, partikular na ang mga online job. Ngunit nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga nais mag-work from home na siguraduhing lehitimo ang mga kumpanyang papasukan. Narito ang balita ni Asher Kadapan Jr. 3 taon nang nagtatrabaho bilang online English teacher si Michelle Lucero. Work from home ang kanyang pagtuturo, kaya mas maalwan ang kanyang pagtatrabaho kumpara sa pumasok sa opisina. Bukod sa nakatitipid na sa pamasahe at iba pang gastusin, flexible din ang kanyang oras. Kaya mas may oras siya sa kanyang pamilya. Well, first of all, sa office space kasi nakakapagod yung biyahe and yung time travel talaga consuming. So pagdating mo ng office, pagod ka na, tapos mag-work, and then pag-uwi, travel ulit. Gamit lang ang kanyang computer at internet connection, komportable siyang nakakapaghanap buhay sa bahay. Kaya naman ang magbukas ng 30,000 online jobs ang kanilang kumpanya, nirerekomenda niya ito sa mga katulad niyang nais ring mag-work from home. If ever na kompleto sila sa equipment and then meron silang good internet connection, try nila na mag-apply ng work from home. First, because it's very convenient. You don't have to travel. You just need to stay at home. You can work in the convenience of your home. Nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga aplikante, lalo sa mga online job seeker, na siguraduhin lehitimo ang kumpanyang kanilang ina-applyan. First, you have to check kung meron po silang official website at ano pong klaseng information yung mga nasa website po nila. Pangalawa po, kung nakuha po natin yung pangalan, i-check din po natin, for instance, with DIR, with DTI, or even with the local government units, kung ito po ba ay may mga permits and licenses na nakaregister po sa kanilang mga ahensya. Maaari ring tingnan sa website ng DOLE kung nakatala ang isang kumpanya na nag-aalok ng local employment. Mahalaga rin na malaman at makuha ang kopya ng kontrata sa pagitan ng manggagawa at kanilang employer. Maaaring tumawag sa hotline number ng DOLE para sa anumang reklamo kaugnay sa paglabag ng isang kumpanya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumabog ang isang multi-story apartment block sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. Ayon sa rescuers, 2 ang nasawi sa gas explosion, bagamat may mga pinaniniwala ang natrapa sa ilalim ng 9 na palapag na gusali. I was not at home, but my son was. He was at the kitchen. There was an explosion. The floor fell in the bedroom and in the hall. It remained only in the kitchen. He managed to get to the staircase and I was not at home. But my son is alive and well. Nasa 21 residente ang nailika sa naturang building na patuloy na inaalam ng mga otoridad kung ilan ang tao sa loob nito. Natapos na ang trial run sa China ng 600 km per hour na
Magnetic Levitation Vehicle. Narito ang report ni Amiel Pascual. Naging matagumpay ang test run ng magnetic levitation o maglev vehicle na may bilis na 600 kilometers per hour sa Tongji University sa Shanghai, China. Itinuturing itong breakthrough sa research and development ng high-speed maglev at bahagi ng Advanced Rail Transit Program ng Ministry of Science and Technology sa China. Kauna-unahan ng track run para sa prototype simula ng ilunsad ng proyekto noong July 2016. Sa kasalukuyan, tatlong bansa pa lamang ang may operational na maglev transport system, kabilang na ang China, Japan at South Korea. Plano namang ilunsad ang high-speed maglev prototype system sa bansa sa pagtatapos ng 2020. Bilang sa mahalagang features ng high-speed maglev, ang bilis nito, safety, reliability, mas malaking passenger capacity, on-time performance, environment protection at low maintenance cost. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang whale o balyena ang natrap sa lambat para sa mga pating sa Gold Coast sa Australia kahapon. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga nakakita rito na rescuer mula sa SeaWorld at Department of Fisheries. Tumagal ng 2:30 bago na palaya ang balyena mula sa lambat. Ito na ang ikatlong whale na pinakawalan ng mga rescuers na nakalipas na mga araw. Huwag po kayong bibitiw sa UNTV, magbabalik pa ang CNews. Patuloy ng ating balitaan. Kanselado pa rin ang biyahe ng mga pampasaherong bangka mula sa Camarines Sur, patawid ng Masbate. Ang kabuuan ng ulat na yan ay hatid ni Alan Manansala live mula sa Pasakaw, Camarines Sur. Alan, sino-sino lang ang pinapayagang makatawid ngayon patungong Masbate? Ella, magandang tanghali. Tanging ang mga motorized bangka na may mga dalang essentials ang pinapayagang makabiyahe ng regular dito sa Pasakaw Port patungong Burias Island sa San Pascual, Masbate. Habang wala pa rin biyahe ang mga passenger boats patungong isla, ayon sa ilang empleyado ng LGU Pasakaw na nagbabantay sa port, may mangilan-ngilan silang pinapayagang makatawid sa isla kasabay ng motorized bangka, subalit laki na kailangan nilang magpakita ng dokumento tulad ng medical certificate, travel pass at letters of acceptance mula sa LGU San Pascual, Masbate. Hindi pa tiyak kung kailan babalik ng regular ang biyahe ng ro-ro vessel patungong isla. Habang tumaas naman ng 20 piso ang singil ng mga motorized bangka sa mga pinahihintulutang makatawid kasabay ng ilang pangarga. Ella, kung dati ay umaabot sa 180 pesos ang regular fare, ngayon ay nasa 200 piso na ang singil bawat isa. Samantala, regular nang nakakabiyahe ang mga PUVs sa Camarines Sur, simula yan ng isa-ilalim sa modified general community quarantine ang buong lalawigan ng Camarines Sur. Yan muna ang latest live mula dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ella, magandang tanghali. Maraming salamat, Alan Manansala live mula sa Masbate. Niliwagan na ng Zamboanga Local Government Unit ang mga quarantine restrictions kahit nasa ilalim pa ng General Community Quarantine ang lungsod. Mula sa Zamboanga City, may live report si Val Villaflor. Val, sa paanong paraan niluwagan ang mga restrictions dyan?
magandang tanghali, Bernard. Lifted na ang total lockdown tuwing linggo dito sa Zamboanga City. At pupwede na rin mamasada ang lahat ng tricycle drivers na may prangkisa. Suspendido na rin sa araw na ito ang mga quarantine control points ng Philippine National Police. Bukod dito, binawasan na rin ang pinatutupad na curfew hours. Mula sa dating alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, ginawa na lamang ito mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pinahihintulutan na rin ang religious gatherings, ngunit dapat ay hindi lalagpas sa 10 tao at kailangan pa rin i-practice ang physical distancing. Ang lahat ng ito ay batay sa Executive Order No. 572-2020 na nilagdaan ni City Mayor Ben Climaco upang makaahon na ang ekonomiya ng lungsod. Executive Order formalizes the lifting of lockdown on Sunday, adjustment of curfew time from 11 p.m. to 4 a.m. and permitting religious activities but limited to not more than 10 persons. Gayunman, gaya ng dati, sarado ang mga wet market sa araw na ito para sa regular disinfection. Tanging ang may quarantine pass pa rin ang maaaring makalabas paglabas at by schedule pa rin ito. At yan ang update dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Val Villaflor, live mula sa Zamboanga City. Sinispindi muna ng Interagency Task Force ang pagpapauwi sa mga locally stranded individuals sa Caraga Region matapos aprubahan ang apila ng Regional Task Force 1 Caraga Shield. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Raymond Octobre live mula sa Butuan City. Raymond, ano ang dahilan ng moratorium na yan sa pagpapauwi ng mga LSI? Yes, aga nais lamang ng Regional Task Force on COVID-19 One Caraga Shield na makapaghanda muna bago pa uwiin ito mga LSI aga. Particular na gusto nga nilang matapos din o makompleto ang accreditation ng mga testing centers dito sa rehiyon. Aga, epektibo ngayong araw ang suspensyon ng pagpapauwi ng mga locally stranded individuals dito sa Caraga Region hanggang July 4. Ayon sa chairman nito na si Agusan del Norte, Governor Del Corvera, nais nilang masigurong hindi infected ng COVID-19 ang mga LSI bago pa uwiin dito sa rehiyon. Kasi yung ROH may protocols talaga. Pagdating ng Manila, quarantine for 14 days, tapos may rapid test, may swab test pa bago sila pa uwiin. Ito naman mga LSI, wala. Health certification lang. Ayon kay Corvera, inaasahang matatapos na rin ang accreditation ng mga proposed COVID-19 laboratory testing centers sa rehiyon bago muling payagan ang pagpapauwi sa mga LSI. Tatlo ang aga ang laboratory testing center dito na ipinropose ng RTF 1 Caraga Shield. Ito ay sa Butuan City Medical Center. Ang isa naman ay nasa Surigao City, ang Caraga Regional Hospital, at ang sa Tandag City, ang Adela Sierra Memorial Hospital o Memorial Center. Sa datos ni Governor Corvera ay umabot na sa 8,000 ang umuwing LSI dito sa Caraga Region. Balik sa iyo, aga. Alright, maraming salamat, Raymond Octobre, live mula sa Butuan City. Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 si Daan Bantayan Mayor San Shimura. Sa kanyang pahayag sa official Facebook page ng munisipalidad, sinabi nitong nakaramdam siya ng mga sintomas ng sakit noong June 18, isang araw matapos ang kanyang pulong kasama ang iba pang alkalde ng lalawigan at si Governor Gwendolyn Garcia. Kahapon, lumabas ang resulta ng COVID-19 test kung saan kumpirmadong mayroon siyang sakit. Tiniyak naman ng alkalde na tuloy ang operasyon at pagseserbisyo ng kanyang tanggapan sa kabila ng pangyayaring ito. Nasaksihan sa iba't ibang panig ng mundo ang annular solar eclipse kahapon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Monoxon.
Marami ang namangha sa nangyaring annular solar eclipse kahapon at nasaksihan ang naturang astronomical event sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Israel, partial solar eclipse lamang ang nakita. Marami sa mga spectator ang nagsuot ng proteksyon sa mata bukod sa face mask. Nag-peak ang solar eclipse sa Israel dakong alas 8:40 ng umaga. Nasa 40% lamang ng araw ang natakpan ng buwan. Partial solar eclipse din ang nasaksihan sa United Arab Emirates, Pakistan at Saudi Arabia. Pinayuhan ng karamihan na huwag tumingin ng direkta kung walang protective eyewear. 89% naman ng buwan ang tumakip sa araw sa nasaksihang partial solar eclipse sa Hong Kong. Hindi nag-organize ng public viewing ang Hong Kong City Observatory dahil sa panganib na dala ng COVID-19. Gumamit naman ng filter ang mga Taiwanese upang masaksihan ang partial solar eclipse sa kanilang bansa. Marami ring mga tao ang lumabas ng kanilang tahanan upang matunghayan ang annular solar eclipse. Sa Pilipinas, partial solar eclipse din ang nasaksihan ng mga Pilipino. Bukod dito, naranasan din kahapon sa Pilipinas at ibang bansa sa Asia ang pinakamahabang araw ngayong taon o ang tinatawag na summer solstice. Isang solar eclipse naman ang nasaksihan sa India, Kenya, Tibet at Istanbul, Turkey. Kitang-kita ang tinatawag na Ring of Fire Eclipse nang ganap na matakpan ng buwan ng araw. Nagdilim ang kalangitan sa India simula alas 10 ng umaga, habang ang maximum visibility ay nasaksihan dakong alas 12 ng tanghali. Ang solar eclipse ngayong taon ay nakita mula Asia hanggang Africa. Bibihira lamang masaksihan sa loob ng maraming taon ang isang Ring of Fire Eclipse. Ayon sa mga siyentipiko, ang huling Ring of Fire Eclipse ay nakita 100 taon na ang nakakaraan. Sa kompyutasyon ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang susunod na Ring of Fire Eclipse ay sa taong 2039 at taong 2392. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kayo po ay aming inaanyayahan sa isinasagawang Global Prayer for Humanity, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos, gabi-gabi. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi naabutang balita o nais nyo lang muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan at panoorin sa aming official YouTube channel. I-click lamang po ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news program ng UNTV pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, click, subscribe, and share! Oh, Miss Ella, kumusta naman? Salamat sa Diyos at muli ka naming nakasama. Yes, maraming salamat at talagang nagpagaling ako ng gusto. Ito po ay trangkaso lamang at hindi po ito COVID-19. Miss ka namin, Miss Ella. Miss ko rin kayong lahat at nakakapanibago dahil meron na tayong mga pagbabago dito lalo na sa script. Oh, mas maraming nakamiss ay ng mga fans at mga sumusubaybay sa'yo. Kaya inaabangan niya ng pagbabalik na. Yes, yung ang pagbabalik ng Queen of R&B. Radio Mobile Boy. Thank you sa inyo lahat. Lalo na sa mga sa nag-alaga sa akin ng pagmumonitor ng UNTV Rescue Team sa pangungunan ni Angelo. At syempre kay Doc Bong. Thank you so much. Okay, salamat sa Diyos sa pagpapagaling sa iyo, Miss Ella. At salamat sa inyong lahat sa inyong panalangin, syempre. Okay, at yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig na ang daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.